Ponchi ba? Feel kotse na. Uy, patapos na ang 2022 at dahil sa takbo ng ekonomiya, edi hamak na nagtaas ang presyo ng mga bilihin. Siyempre, nasama dyan ang mga sasakyan. Yung mga dating under 1 million pesos, lumampas na. Kung naghahanap ka ng sasakyan ngayon, for sure, napaisip ka. Ano pa nga ba ang mga mura? Or sino ba ang pwedeng murahin? Yan ang tatalakayin natin in this video dahil ito ang top list ng 15 most affordable cars under 800,000 pesos. Siyempre, dating gawi. Like this video, subscribe to our YouTube channel, click the bell icon at pumunta sa philkotse.com para sa maligayang paskotse! So para mas madali, ang listahan na ito ay arranged by the brand name. Hindi favoritism ha. Alam ko naman kasi na ako favorite nyo, di ba? Una sa listahan ang Shang'an Altsvin with a starting price of 629,000 pesos. Pero ang top of the line nito ay within range pa rin at 739,000 pesos. Sa presyong yan, magkakaroon ka ng small sedan with sunroof, rear camera, hill hold control, 7-inch touchscreen at tire pressure monitoring system pa. Yung top of the line nito may LED, daytime running lights pa at blind spot camera. Talaga namang sulit kung sulit dito sa Altsvin. Mahihirapan ka lang sa pronunciation. Next is the Chevrolet Spark at 694,888 pesos. May dalawang variant ito, isang manual at isang naka-CVT. Pero parehong masayang i-drive dahil ang makina nito ay naka 1.4 liter na may 98 horsepower at 128 Nm of torque. Tapos ang liit ng katawan, di ba? Kaya ang cooling to for its size. Both variants have remote keyless entry, 7-inch touchscreen with Apple CarPlay and Android Auto, at may traction control system pa. At number 3 is the latest addition to Geely's lineup, the Geely M Grand S, priced at 753,000 pesos. Ito yung base model ng M Grand with a 5-speed manual pero meron pa rin itong 8-inch touchscreen, electronic intelligent aircon system, and tire pressure monitoring. Pero ang binabayaran talaga rito is ang size kasi sa presyo niya, kasing laki na nito ang Corolla Altis. Ang Honda naman, isa na lang ang sub 800,000 pesos na sasakyan. That's the Honda Brio with a starting price of 650,000 pesos. Isa pa rin ito sa mga pinakamature tingnan sa small hatchback dito sa Pilipinas. Wala pa itong naging revision simula nang ma-launch ito noong 2019. It still has the same 1.2 liter engine. Paired either to a 5-speed manual or a CVT. May touchscreen pero wala pang native Apple and Android capability. Pero babenta pa rin to thanks to its unique styling and syempre, konti. Kia is moving on to much more expensive cars with the Carnival and Sorento. Pero meron pa rin silang affordable offerings. First is the Kia Picanto EX-MT at 700,000 pesos. Underrated actually ang Picanto dahil isa ito sa mga nauna to offer a 1.2 liter engine. So mas mabilis siya than your usual small hatchback. Siyempre, bawat katot sulok, Picanto. Then ito rin ang nauna to offer a 7-inch touchscreen with Apple and Android. Sinamahan pa ng control sa steering wheel kaya pumatok ito sa mga younger buyers. Ngayon, isa na lang ang variant nito na available, itong EX-MT nga. So kung nakukitang ka dito, kunin mo na. Pero kung hindi mo afford, well, sa akin ka na lang. Next is the Kia Soluto LX-MT priced at 780,000 pesos. Ito ang naging pambato ng Kia noong nauso saglit sa Pinas ang smaller and more affordable sedans. For the 2022 model, ang base model na lang ang pasok sa range natin pero formidable pa rin ito. As with the Picanto, the Soluto LX still has a 7-inch touchscreen with Apple and Android, rear camera, and runs on a 1.4 liter engine with 94 horsepower and 132 Nm of torque. Sulit talaga sa Soluto. At number 7 is MG with their latest MG 5-4 Plus at 748,888 pesos. Ito ang sagad na offering nila para sa price range natin na 800,000 pesos. May dalawang variants pa ito na mas mura pero bakit itong napili naming isama sa listahan? Well, aside from having all the toys from the Core and Core CVT, the Core Plus gets a bigger 10-inch touchscreen with Apple and Android.
Sinamahan pa ito ng cruise control, disc brakes on all wheels, and tire pressure monitoring, so very convenient na siya for inside and outside the city. Mitsubishi, meanwhile, is soldiering on with the Mirage hatchback starting at 711,000 pesos. Ito actually ang weakest link dito sa listahan natin dahil aside sa outdated, parang hindi na nila tinry na pagandain pang Mirage. It still has a 1.2-liter 3-cylinder engine paired to a manual or CVT and front airbags. In terms of amenities, naka-touchscreen pa rin pero walang Apple and Android, walang steering wheel controls. Buti na lang, maganda ang all-black wheels niya that comes in stock. Mitsubishi talaga. Tatlo naman ang entry ng Toyota para sa top list natin ngayon. Simulan natin sa latest with their new subcompact crossover, the Toyota Race. Pasok sa banga ang base model nito, priced at 751,000 pesos. Pero wag mong ismulin dahil hindi ito bare. Meron pa rin siyang modern amenities like audio control on the steering wheel, keyless entry, speed sensing door locks, 8-inch touchscreen with Apple and Android, stability control, hill start assist, and rear sensors. Talaga namang mapapa-raise the roof ka kahit base model ito. Next is the best-selling sedan last year, the Toyota Vios. Opo, may Vios pa rin na pasok sa 800,000 pesos. Hindi na siya fleet variant only kasi I'm talking about the Vios XE CVT. Well, medyo fleet variant siya kasi features niya ay based sa J-trim pero naiba ito dahil naka-CVT. Hindi na mga ngawit pa mo sa traffic. Siyempre, meron din itong Apple and Android courtesy of the 6.75-inch touchscreen. Number 11 naman ang sikat na small hatchback ng Toyota, the Wego, starting at 553,000 pesos. Pwede ka rin mag-top of the line dito dahil yun ay nasa 700,000 pesos lang din. Pasok na pasok sa price range ng top list natin. Anong makukuha mo rito? Meron na itong digital aircon display, push-start button, power folding mirrors, touchscreen with Apple and Android, rear camera, rear sensors at may dashcam pa na discreet. The last brand in our list is Suzuki with 4 entries sa affordable cars under 800,000 pesos. Siyempre, andyan ang Suzuki Espresso that starts at 563,000 pesos. This is Suzuki's most basic car and meron itong 1-liter engine paired to a 5-speed manual. Marami ang naghahanap nito na naka-automatic pero sorry, 3 pedals only for the Suzuki Espresso. Quirky rin ang loob with its gauge cluster at the center of the dash, circular touchscreen housing, and window control sa center of the dash. Next is the small sedan wonder, the Suzuki Dzire GLMT, priced at 758,000 pesos. Meron pa itong lower variant pero value ay nandito sa GLMT. Paano ba naman? Naka-alloy wheels, power folding mirrors, at may fog lamps na rin. Sa loob, meron kang touchscreen na ngayon ay may Apple and Android capability na. Tapos may rear aircon vents pa. Perfect sa mainit na panahon at mainit na ulo ni Boss Jacob. At syempre, dito rin sa Pilipinas. Ang init eh. At number 14 is a Suzuki Celerio that starts at 708,000 pesos. Ito ang isa sa pinakamatipid na sasakyan sa Pilipinas at its price point dahil kaya nitong umabot ng 28.25 kilometers per liter. Matipid talaga dahil ang 1-liter engine nito ay nakapare sa AGS or auto gear shift ng Suzuki. Meron din itong new features for its category tulad ng engine start-stop system, stability program, brake assist, and hill hold control. Last is baka nakalimutan nyo na pero nandito pa ito sa Pilipinas. I'm talking about the Suzuki APV that starts at 733,000 pesos. Ito ang most affordable MPV ng Suzuki and 8-seater ito ha. 233 ang seating configuration nito at kasya naman for the average size Filipino. Bare ito considering its capacity and price point. Pero Suzuki made sure na hindi ka maliligaw sa road trip mo dahil ang touchscreen nito ay may Apple and Android pa rin. So magagamit mo pa rin ang Waze and Google Maps nang walang problema. Yun nga lang, manual only ito. So good luck na lang pagka naabutan ka sa traffic. At yan ang 15, 15, 15 na sasakyan under 800,000 pesos. Kung may na-miss out kami, sorry, tao lang. Cute lang. Pero syempre, kung gusto nyong makita ang full specs and pricing ng ibang variant sa mga sasakyan na ito, pumunta na sa carguide ng philkotse.com. Also, sumali sa Maligayang Paskotse to win prizes this Christmas season hanggang January 8, 2023. Ang promo namin, kaya sali na. I'm your host, Stanley Chim, yung senpai ng turbuhan na nagpapaalala sa inyong lahat na
i-follow ako sa mga social media accounts ko. Kompleto ako niyan. May sarili akong YouTube channel, youtube.com/tanichi. Meron akong Facebook, Twitter, Instagram, TikTok at Kumu. At syempre, makinig kayo sa aking podcast, Underpaid with Stanley Chi, sa Spotify and Apple Podcast. So paano ba yan? Kita-kits tayo sa next video dito lang sa Philkotche. Bye-bye! Thanks for watching! For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philkotche.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan! Kotse ba? Philkotche na!